Samain ito sa PIN ng 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan election. Mas pinaiting pa ng mga kandidato ang kanilang kampanya gamit ang social media, markahing pubmat at mga catchy jingle. Dadalhin tayo ng ating mga correspondents na sina Hartley Lacerna at Jenny Grace Mission sa mga makabagong diskarte sa pangangampanya ngayon. Sinubok ng Barangay at SK election ngayong taon, hindi lamang ang kakayahan ng mga kandidato kundi maging pagiging malikhain ng mga ito. Kagawian, hindi nawala ang tradisyonal na pang-akit upang kunin ang atensyon ng mga botante ang rekoruda gamit ang mga bihikulo at ang iingay ang mga speakers. Ngunit ngayong taon, wala na sa daan ang laban. Ang ibang kandidato pinili ang social media bilang pangunahing makinarya. Mula sa pamamahalan ng Facebook pages, pagtasa ng mga TikTok dance challenge, hanggang sa mga matakatching na pubmat at mga jingle na nakaka-LSS, masusing binuon ng mga kandidato ang mga kampanya na imposibleng baliwalain. So in recent years, we can observe our politicians actually embracing technology, specifically social media in their campaigns, and actually bring in a lot of votes for a candidate. And social media is virtually free, no? Kung i-compare natin sa traditional methods of campaigning, mas konti yung kanilang ilaan na budget for social media campaign. While at the same time, mas malaki yung naaabot na reach na kanilang campaign materials if they use social media. I have also one concern na generally, no, when it comes to campaigning, kasi hanggang ngayon nauuso pa rin yung paggamit ng mga copyrighted materials, no, specifically in their jingles. I look forward to the day na yung ating mga candidates ay gagamit ng mga music na original. Malapit na tayo sa konklusyon ng eleksyon, malinaw na nag-iwan ng isang malalim na marka ang mga diskarte ito sa isipan ng mga botante. Mula rito sa Barangay Ladol, ako si Hartley Lacerna, nagbabalita para sa Alay Dulong Productions.